Sa puntong ito, kasama po natin si Dr. Eileen Aban, Officer of the Day dito po sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon din po. Opo, sa ngayon po, meron pa po ba na dinadala mga biktima yung mga kaso ng namulot ng paputok o huli na po? So far po, ngayon, meron pong dumagdag simula kaninang umaga na dalawang pasyente din nila po dito sa atin simula po nung pagpasok ko nung alas 8. No? Pero in total po, lahat po ng pasyente natin, no, actually 89 lang po siya kasi meron po mga pasyente na naitala na po pala sa ibang ospital na naulit po yung pagkatala dito. So yung mga first cases po na nakita dito, 89 pa rin lang po. So yun ang pagtatama, hindi yung 90 plus. So yung pong mga kaso, ano po yung pattern? Ano po yung mga edad na pinakamarami pong nabiktima? Halo-halo pa rin po, no? Ano, meron pa rin bata, may matanda. Pero makikita po natin na usually po, yung mga kalalakihan talaga po. Okay. Kahit na bata, lalaki po talaga yung mga mas nagkakaroon ng injuries. Ito po yung mismo nagpapaputok o nadami ano po, lang po? Halos pantay po yan yung bilang nung mismo sila yung nagpapaputok. Tapos yung iba po doon, yung natamaan po lang. Mas marami lang po ng konti yung mga nagpapaputok. Pero halos pareho lang po yun, yung bilang nung ano, active at saka passive po. Opo, at sa observation nyo, Doc, mga piccolo pa rin talaga? Piccolo, sa census po natin, piccolo pa rin po talaga yung pinakamadalas na nagkakaroon ng injuries. Yung mga naging na-injure po dahil sa piccolo, ano po yung naging sugat po nila? Usually nila naman po, yung mga injury lang po nila, marami lang yan. Hindi naman po ganun kalala. No? Mm-hmm. Kasi hindi rin naman po ganun kalakas yung piccolo na paputok. Oh, pero kumbaga dahil nga masyado accessible, masyado mura yung piccolo kumpara sa iba, Marami po. Tsaka madali ho kasing itago, mga bata, akala ba, laruan lang, ganun po yun. Opo. Sa tingin nyo ho ba, madadagdagan pa po itong bilang ng mga biktima hanggang, kasi parang ang paghinto ng pagbibilang ay hanggang January 5 pa. Opo. Meron pa rin po kasi tayong naririnig mga nagumagamit ng paputok until now. So, baka pwede pa pong madagdagan no, yung pong census natin. Pero sana, hindi na po. Oo. Yun nga po, sabi ng DOH, nasa additional 43% yes, yung mga biktima. Mas mataas po talaga yung mga biktima ngayong taon na to kasi ng mga nakaraang taon. Opo. Maraming salamat po. Dr. Eileen Aban, siya po ang Officer of the Day dito po sa Jose Reyes Memorial Medical Center.